isama rin po natin sa ating mga panalangin sa banal na misang ito ang intensyon ng ating mga kababayan, hindi lamang dito sa ating galawigan, kundi sa buong bansa na patuloy na sinasalanta ng bagyong naranasan natin at ng mga pag-ulan na ating naranasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag at pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at tingin ang awa at patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. At buong kababaang loob po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi ng tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat akong Panginoon ay mapanigbughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga. At itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit at ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito, na mahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya.
huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Iyong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasiya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kabigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso.
kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kabila ng ilang araw na pag-ulan, ay nandito pa rin kayo. Ano? Magkakasama tayo dito sa ating dambana. At sa mga nakasubaybay sa Facebook page ng ating parokya at sa mga nakikinig ano po, sa mga chapels, malapit sa chapels na bukas yung kanilang mga sound system. Ano, magandang umaga po sa inyong lahat. At hindi ko po alam kung nanonood yung aking foster mother sa Talisay City, Negros Occidental. Ano, kay Inay Bilen, ano, happy birthday po. At kumusta rin po kay Tatay Nestor. Ano, hopefully ay matibay ang inyong malakas, malusog ang pangatawan at matibay ang pananampalataya upang patuloy na harapin ang mga pagsubok na dala ng buhay lalo tigit ngayon pa rin pandemyang ito. Minsan po sa buhay ng isang santo na nangangalang San Bernardo, naisipan niyang siya ay mamasyal doon sa kanilang lugar. Sakay sa kanyang pinakababoritong kabayo. At habang siya ay naglalakbay sakay ng kanyang kabayo, ay sinisikap niyang magdasal. Ngunit siguro dahil sa paghanga ano, sa kapaligiran, sa kanya nakikita, sa kanya nadadaanan, hindi siya makakonsentrate sa pagdadasal. Sabi niya, maraming distraction, maraming umaagaw ng atensyon. At sa kanyang pamamahinga ay nakatagpo niya yung isang magsasaka at sila'y nagkwentuhan. At nasabi nga niya na sa kanyang paglalakbay, sinisikap niyang magdasal pero maraming umaagaw ng kanyang atensyon. At nagyabang yung magsasaka, aba, ako po kapag nagdadasal ako, kahit anong narinig ko o distraction ay hindi ako naapektuhan. Talaga? Sabi nito nga si San Bernardo, o sige, subukan mo ngang dasalin ang Ama namin. At kapag ito'y natapos mo nang hindi ka nadidistract, ay ibibigay ko sa iyo itong aking paboritong kabayo at maglalakad na lang ako pa uwi. Ganun po, napakadali naman ang inyong hamon at sinimulang magdasal noong magsasaka. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Bigla siyang tumigil at tinanong si San Bernardo, pati po ba upuan dun sa kabayo kasama? Kung pinakinggan po nating mabuti ang ating mabuting balita sa araw na ito, ito po yung paliwanag. Kung natatandaan natin noong nakaraang Miyerkules, noong talinhaga tungkol sa manghahasik. Ano? May nalaglag ano, na mga binhi sa tabi ng daan, sa
batuhan, sa dawagan, at sa matabang lupa. Ito na po yata ang pinakamalinaw na ebanghelyo na ating aking nabasa at inyo napakinggan, sapagkat malinaw na, no, malinaw na ang paliwanag. May kwento nga po, sabi nung isang pari, nung ito'y basahin araw ng Linggo, napakalinaw po ng ating mabuting balita. Ipinaliwanag na, kasi ang version po nito, pag binabasa, I think, cycle A, ay kasama yung tarinhaga, tapos itong paliwanag. Kaya lagi itong magkasama pag-araw ng binabasa, na paglang pag-araw ng Linggo. Napakaliwanag na po. Ipinaliwanag na yung kahulugan ng mabuting balita. Paliwanag ito sa talinhaga na napakinggan natin nung araw ng Miyerkules. Kaya sabi ng pari, hindi ko na po ipapaliwanag at baka lumabo pa. Ano? Ngunit kung mapapansin po natin, iba na ang diin, iba na ang punto. Wala na sa maghahasik ni sa salita ang punto. Ang tinutukoy, ang tinutumbok. Ito'y napalipat doon sa iba't ibang lupa na pinatakan ng salita. Dito po sa mabuting balita natin, yung ilang beses na binanggit yung salita, proper noun po ito, nakasulat sa big letter, no? Masipag at matyagaman ang manghahasik, makapangyarihan naman ang salita. Makapangyarihan man ang salita, ang epekto nito o bunga ay batay sa kooperasyon ng taga-pakinig. Nahasik ang mga sa tabi ng daan, dumating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Ang nahasik naman sa batuhan, masayang tinanggap ang salita, ngunit hindi ito tumimo sa puso, kaya't hindi sila nanatili. Yung nahasik sa dawagan, nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Anupat ang salita'y nawala ng puwang sa kanilang puso. Binanggit po lahat, ano, doon sa tatlong unang napatakan noong binhi yung puso. Bakit kaya hindi tainga? Antay nga naman natin ang nakakapakinig. Hindi tumimo sa kanilang puso. Hindi na kailangan pang ulitin ang paliwanag ng Ebanghelyo. Sapat nang banggitin ang dalawang bagay. Una, na ang bawat isa sa atin ay pwedeng tumayo sa lupang inilalarawan ng talinhaga. Nasaan tayo? Tayo ba ay nandun sa tatlong uri ng nahasikan, uri ng lupa na nahasikan ng binhi? O nandun tayo sa huli? At anong sinasabi? At inilalalawan na naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakaunawa nito. At siguradong iyon ay tumimo sa kanilang puso.
Ikalawa, na kung sakaling ang puso natin ngayon ay hindi matabang lupa para pagtaniman at pamungahan ng binhi, maaari pa rin natin itong ihanda para ang salita ng Diyos ay mamunga sa ating buhay. Tanda ko po nung ordinahan kaming diakono, anong sabi nung obispo, ano? Preach what you believe. Believe what you preach and preach what you believe. At ito po yung hamon sa atin. Huwag lang sana sa loob ng simbahan titimo ang salita na ating napakinggan. Ito dapat ay makita sa ating kongkretong gawa. Bilang mga tagasunod ni Kristo, nananatili ang dalawa nating papel. Tayo'y tagapakinig at tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Maging tunay nawa ang ating pakikinig upang maging makatotohanan ang ating pagpapahayag. Bilang tagapakinig at tagapagpahayag, iisa ang bukal ng ating kapangyarihan at lakas. Si Jesus mismo ang salita ng Diyos. Ang mahal na Birheng Maria, no? Ang isang magandang tunay na halimbawa ng tunay na pakikinig. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At ganun din ang ating mahal na Poong San Jose. Kung alam na alam natin ang kanyang buhay at dapat alam natin bilang mga namimintuho sa kanya, may isang salita, wala siyang sinalita, wala siyang ikinatwiran, ngunit ito naman ang salita ng Diyos na kanya napahinggan ay naipakita niya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Magsumika po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ano, na tumimo sa ating mga puso ang salita ng Diyos at ito'y maipahayag natin hindi lamang sa pamamagitan ng pagsasalita, ngunit higit sa lahat sa pamamagitan ng ating konkretong gawa. Manalangin po tayo sa Ama sa Langit upang makinig ang sangkatauhan sa kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay. Sa bawat pagsamo ating sabihin, Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang bayan ng Diyos, naway maging bukas sa salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga magsasaka at ang mga nagtatrabaho sa bukirin, naway basbasan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kapayapaan sa mga salita ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamayapa sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Sa saglit pong katahimikan, itaas po natin sa Diyos ang ating mga daladalang mga panalangin ng pasalamat at kahilingan sa banal na misang ito.
Panginoong Diyos, magsalita kayo sa amin at gawin mo kaming makinig sa iyo. Magbunga nawa ito ng buhay Kristiyano sa amin. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikas sa libutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikas ang libutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. O Diyos, amang lumika, nakikiusap po kami ng mga makasalanan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang bayan. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, kaya hindi ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa dito sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa panagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Iyakaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay po namin ito sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo, lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kanyang kalinasinisang esposo at minamahal naming patron. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ting po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinanabigyan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Lalo tigit, kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayo mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso, niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami, San Jose. Ipanalangin mo kami, San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami, San Roque. Ipanalangin mo kami, San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami, San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan, pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay, ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na. Umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salamat.